Bagamat tinawag na summer capital of the Philippines dahil sa malamig na klima, hindi pa rin nakaligtas ang Baguio City sa init na dala ng El Nino. Naobserbahan nga ng Benguet Electric Cooperative ang pagtaas ng konsumo ng kanilang mga consumers. Manila, ang ginagamit nila basically air conditioning at saka yung sa electric fan, no? Cooling system. Pero sa Baguio, yung refrigerator, TV usually, ang ginagamit natin. Ayon sa Department of Energy, nalagpasan na noong April 4 ang pinakamataas na konsumo sa kuryente sa Luzon grid noong 2023. Sakaling maging manipis ang supply ng kuryente sa Luzon, tiniyak ng Benguet Electric Cooperative na hindi mamrom problema ang lungsod ng Baguio at Benguet dahil sa emergency power supply agreement nila ng San Miguel Global Power. And ang kanyang fuel ay coal, no? So if in case po na bumababa yung El Nino po, bumababa po yung supply coming from the dams or hydro in particular, tayo naman ay stable dahil coming from coal-fired power plant. So, posible nga lang tumaas ang singil, depende na rin sa presyo ng coal o uling sa pandaigdigang merkado. Ganun pa man, maiiwasan naman ang mga scheduled power interruptions. Samantala, magkakaroon ng malawakang scheduled power interruption sa Baguio at ilang parte ng Benguet bukas April 11 base sa anunsyo ng NGCP. So that will be from 6 a.m. until 7 p.m. So the activities will be mga preventive maintenance and testing namin dun sa aming La Trinita substation and simultaneous with mga corrective works sa aming lines. Preventive maintenance nung 300 MVA na transformer nila. So sasabay na lang tayo dun sa mga line works naman natin. At saka preventive maintenance din nung power substations natin. Paalala nila sa mga consumers, humanap pa rin ang mga diskarte para makatipid pa rin sa kuryente kahit na sinusubukang maibsan ang init ng panahon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.